You are now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Usap-usapan nga at halos ilang araw na, mga 10 days na nga simula nang mangyari ang pagpanaw nga ng flight attendant na si Cristine Dacera noong January 1, 2021. Ito'y matapos nga na magkaroon ng New Year End Party ang nasabi nga pong magkakaibigan. Ito'y base na rin sa naging pagpapaalam di umano ni Cristine Dacera sa kanyang ina, kaya naman ito ang naging pahayag ng kanyang ina. At dahil nga sa natagpuan sa CR itong si Cristine Dacera na wala ng buhay at ito ay may mga pasa at mark na nakita, hindi nga naniniwala ang ina ni Cristine na si Ma'am Sharon Dacera na ang pagpanaw ng kanyang ina ang reason ay dahil sa natural death. Ayon sa kanya, may foul play na nangyari sa pagpanaw ni Cristine Dacera. Samantala, ang apat naman na nakasama o kaibigan ni Cristine ay hinuli at ang tatlo ay napalaya na dahil sa investigasyon ng pulisya na ito nga ay mahina ang ebidensya. Nagsampa kasi ng kaso ang nanay ni Cristine ng rape with homicide. Pero hindi nga pa ito napapatunayan, kaya naman ang tatlo ay pinalaya na. Samantala, kamakailan lamang sa naging update nga ng CNN, doon ay ikinuwento nga ng apat kung ano ang nangyari sa hotel. Iginiit nilang apat na walang nangyaring anuman at hanggat maaari nga ay sobrang iningatan nila itong si Cristine Dacera. Kahit sila hindi nila alam ang reason ng naging pagpanaw ni Cristine. Kahit sila ay nagulat na lang nang paggising nila ay wala ng buhay ang kanila nga pong kaibigan sa loob ng comfort room. Samantala, nagkaroon naman ng issue ang pag-iimbalsamo ng isang nga pong embalsamador or ng isang director, ng major ng police na kung saan ay inunang imbalsamahin ang katawan nitong si Cristine bago i-autopsy, which is hindi nga tama dahil since madidrain na ang blood nito, wala na nga makukuhang fluid para po malaman kung ano yung mga fluid or mga ininom nitong si Cristine Dacera that time. Samantala, isa namang article ang inilabas ng PEP na ayaw di umano ng magpakailanman na isa dula ang nasabi nga pong buhay nitong si Cristine Dacera. Dahil alam naman po natin kapag may mga ganitong nangyayari, ay itinatelevise nila at binabahagi nila kung ano ba talagang pagkatao meron ito. So, ayon sa magpakailanman, hindi nga daw humigip sa isip nila ng mga producers or ng team na ito ay isa dula. Kung anong reason, hindi naman sila nagsabi, pero ayon lang daw sa kanila ay hindi pa case closed. Ibig sabihin, hindi pa napapatunayan kung ano nga po ba talaga ang naging cause ng death nitong si Cristine Dacera dahil until now, marami pang ebidensya ang dapat na malaman. Sa ngayon, unti-unting dumalabas ang mga camera, CCTV footage sa nasabing hotel at marami ang nagsasabi na victim blaming na nga lang daw ang nangyayari dahil mukhang nagsasabi ng totoo ang mga kasamahan ni Cristine Dacera na talagang wala silang alam sa nangyari o naganap na pagpanaw dito sa kanilang kaibigan na si Cristine. Well, tignan natin kung talagang paninindigan na magpakailanman na hindi nila isadula ito kung ano man yung mangyayaring resulta ng investigasyon. Kung ito nga po ba ay natural death or foul play. Yan ang ating showbiz snap update. Anong masasabi niyo sa ating article na ito? Ilagay ang inyong opinion sa ating comment section dahil yan ay mahalaga sa amin. And of course, images are all credit to the respective owners.